are now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast, Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga Repakol, nais ko lang kayong imbitahan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating YouTube channel. I-search nyo lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories or simply click the link in the description section. Ang hindi mag-subscribe, hindi makakatulog ngayong gabi! Halleluya! Halleluya! Wala na kayong magagawa sa katawang to. Akin na siya! Akin na siya! Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot the Pinoy Horror Stories. This story is a real-life testimony I had experienced several years ago. This is not to scare your listeners, Kuya Totoy, but to inspire and testify how powerful God is. God is real, so is the devil. But God is greater, and His power is limitless. Year 2010. May nagpakulam sa akin. Halos 1 week na akong hindi nakakatulog at hindi rin kumakain. Takot na ako matulog dahil pagkapikit pa lang ng mga mata ko, parang may umuugong na agad sa tenga ko. Binabangungot na ako at lagi akong nagkakaroon ng sleep paralysis. Yung tulog ako pero parang nakikita ko yung paligid ko. Sumisigaw ako pero walang lumalabas na boses at gusto kong gumising pero hindi ako magising. Hindi na mabilang kung ilang beses ko naranasan yon sa tuwing sinusubukan kong matulog. May mga hindi rin maipaliwanag na pagsulpot na mga pasa sa binti ko, hanggang nakakarinig na rin ako ng mga maliit na boses na nagtatawanan, kaya sabi ko sa sarili ko na parang iba na yung nararamdaman ko. I was scared, but I read the Bible para hindi ako matakot. Pakiramdam ko lutang na ako dahil nga walang tulog at kain. Nagsisimula na rin bumagsak ang katawan ko. Dahil nararamdaman kong kakaiba na ang nangyayari sa akin, kung kaya naman, ikinwento ko ito sa aking kaibigan at sinamahan niya ako sa albularyo. Nagpagamot ako. Ang sabi ng albularyo, may nagpakulam daw sa akin. Isang lalaki. Mabuti daw ay agad akong pumunta sa kanya para maagapan ito. Gusto daw ng lalaki nagpapakulam sa akin na mabaliw ako kesa mapakinabangan ako ng iba. Hindi sinabi sa akin ng albularyo kung sino yon. Hindi ko na rin ipinilit na malaman kung sino siya. Pinatawad ko na siya at pinagpapasa Diyos ko na lang kung sino man siya. Gumaling naman ako. Nakatulog na ulit ako ng normal at bumalik na rin yung gana ko sa pagkain. Mas tumatag na yung faith ko kay Lord noon. Exactly 10 years after that incident, hindi ko alam na may mas matindi pa palang mangyayari sa akin. Akala ko
sa mga horror stories or movies ko lang masasaksihan o mangyayari ito. Ito ang sumubok sa pananampalataya ko sa Diyos. Alam nyo, ang kaaway, gagawin niya lahat ng ways para iligaw tayo at ilayo sa Diyos. That time, I was so hungry for the Word of God. Kung kaya naman, nung may nag-invite sa akin sa Bible study nung mga panahong iyon, I grabbed it right away. Although may church na akong dinadaluhan that time, nag-join pa rin ako sa Bible school not knowing that the enemy will use it to deceive me. Almost 1 year din akong umaattend sa Bible class na iyon. Nung una ay okay naman. Pero nung tumatagal, parang may mga teachings na mali. Lalo akong na-confuse. May mga napansin akong red flags. Pero tinuloy ko pa rin kasi sabi ko sa sarili ko, sinimulan ko na at dapat ko na rin tapusin ito. Until that time na gusto ko nang umalis, pero natatakot ako magpaalam kasi baka sabihin nila na betrayer ako. Na nasa katotohanan na ako, pero aalis pa ako. Hindi ko alam na nade-depress na pala ako noong mga panahong iyon. Umiiyak ako palagi. Nagpipray kay Lord na kung wala sa katotohanan yung church or Bible school na yun, tanggalin na lang ako doon. Naulit na naman yung mga nangyari sa akin noon. Lampas 1 week na at hindi na naman ako makatulog at hindi ko rin magawang kumain. Umiinom lang ako ng tubig noon pero wala akong kinakain dahil wala na talaga akong gana kumain. Until that day, napossess ako ng bad spirit. Akala ko I was totally healed from the kulam I had 10 years ago. I was wrong. Because demons and bad spirits were just waiting for the chance to possess me at my lowest physically, emotionally, and spiritually point of my life. Yung albularyo na pinuntahan namin noon, hindi pala talaga siya kakampi ng Diyos. Kasi may nakapag-share sa akin na nakita niya habang nanggagamot yung albularyo na iyon. May itim na demonyo sa likod nito na pulang-pula ang mga mata. Iyon yung guide niya sa panggagamot. So please beware sa pagpunta sa mga albularyo. Hindi lahat sila ay totoong kakampi ng Diyos. Yes, pwede kang gumaling, pero may kapalit yun. At ang matindi pa dito, baka kaluluwa mo ang kapalit nito. It was July 17, 2020 of Friday, when out of curiosity, nag-search ako sa Facebook about Revelation dahil na doon na kami sa last part ng lesson ng Bible class. May nakita akong isang group page about Revelation, kung kaya naman, nag-join ako. And that's where the horror started. That almost cost my sanity and even my life. Hindi ko alam kung dinaya ng demonyo ang isipan ko. Pero it was real. Lahat ng nadinig ko, nakita ko, at nabasa ko. I browsed the page and saw a picture with this R written. Water baptism isn't needed. Instead, we should be baptized by fire. It's okay to lie as long as it's for God. Signs, miracles, and wonders isn't real. Yan lang yung iba sa mga natandaan ko. Pero marami pang nakasulat doon. May maliliit din na red demon sa border ng picture. If you're reading the Bible, those are definitely lies. All lies. Pero dahil nga nagkaroon ako ng confusion dahil sa sinalihan kong Bible school, naniwala ako sa mga nabasa ko.
Remember, I was at my weakest physically and spiritually point of my life that time. Kaya ganun na lang ako napaniwala. Grabe yung naramdaman kong takot na noon ko lang naranasan. Hindi ko maipaliwanag. Para akong nagpapalpitate sa sobrang takot. Pinaisip sa akin ng kaaway na totoo yung tinuturo sa Bible school at peke yung tinuturo ng church na dinadaluhan ko for several years, which is not true. Sa sobrang takot ko, tinanggal ko yung matagal ko ng profile picture sa Facebook na nasa church ako. Ang pinakamalalang ginawa ko noong mga panahong iyon ay tinanggal ko yung leaflet sa church which says, "Jesus saves, Jesus heals," na nakadikit sa refrigerator namin for how many years. Doon ko naramdaman na may pumasok sa ulo ko at pinadilim nito ang paningin ko. I guess the Holy Spirit left me dahil wala na akong faith at doon na nakapasok ang evil spirit sa akin. I was filled with fear and terror. Sabi nga sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Tinawagan ko pa ang aking pinsan, which is also a Christian and a believer of Christ. Oh, pinsan, napatawag ka. Anong meron? Pinsan, punta ka dito sa bahay. May kikwento ako sa'yo. Alam ko na yung katotohanan. Isama mo lahat ng kapitbahay natin. Tsaka yung mga kamag-anak natin. May sasabihin ako sa inyo. Aba, sa tono pa lang ng boses mo, pinsan, mukhang excited ka na. Tungkol saan ba yan? Ang katotohanan. Ibabahagi ko sa inyo ang katotohanan. Kung makakabalik lang ako sa oras at mga panahong ito, ay pipiliin kong hindi na lang sabihin ang mga ito. Bakit naman ako magpapapunta sa bahay ng maraming tao? After ng tawag namin, naligo pa ako. At nung nandoon ako sa loob ng banyo, may narinig akong boses. Ito ang hinding-hindi ko makakalimutan. Napakalinaw ng narinig ko. Habang umaakyat ako sa hagdan kasi nasa second floor ang aking room. Sabi sa akin ng evil spirit, "Makasalanan si Jesus. Tinatakot lang niya." Anong klaseng demonyo ang kayang magsabi noon? It was a total blasphemy. Napakasinungaling ng demonyo at kayang-kaya niyang laruin ang isipan mo. Hanggang sa nasa loob na ako ng kwarto ko, wala pa rin tigil yung boses. Marami siyang sinasabi at ginugulo niya ang utak ko. Yung pinsan na kausap ko kanina, pumunta siya ng bahay. Nagtataka kung ano yung sinasabi kong katotohanan. That time, nandoon yung mga kapatid ko, kamag-anak at mga kapitbahay namin. Nung nakita ako ng pinsan ko, alam niya na iba na ako kasi kung ano-ano daw ang sinasabi ko. Napossessed na ako noon, pero may part na naaalala ko kasi nandun ako. Unfortunately, may kumokontrol na sa akin. May Bible ako sa room at pinili ko pa itong basahin, pero nakakapangilabot dahil ibang salita ang lumalabas sa bibig ko na hindi ko naman maintindihan. It was demonic. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kasi nagwawala na ako. Sumisigaw at itinatapon ko lahat ng gamit sa loob ng cabinet ko to the point na pumasok pa ako sa loob. Hawak-hawak na ako ng mga kapatid ko at pinipigilan ako, pero sobrang lakas ko daw. Humingi ng tulong na back-up prayers ang aking pinsan sa church namin.
nagpapatugtog na rin ng worship songs sa kwarto ko. Alam nyo, habang nagwawala ako at patuloy yung boses na nagsasalita, I heard this song pero napakahina lang niya. Habang pinipilit ko siyang pakinggan, tumatahimik yung boses ng evil spirit na nakasanib sa akin. It took at least 4 to 5 hours before ako bumalik sa sarili ko at tuluyan umalis yung nakasanib sa akin. Maganda ang panahon noon, pero nung time na naposes ako, biglang umulan, kumidlat, at kumulog ng napakalakas. Alam ko at nararamdaman ko na habang nangyayari yun, there was an unseen battle between God and the devil in the spiritual realm. The battle never stops between the good and evil, but God's power always prevail. After that, medyo lutang pa ako kasi hindi ko rin alam ang nangyari sa akin. At first time ko lang naman ang maposes. It was 3 p.m. Nakatulog na rin ako sa sobrang pagod. Kinagabihan ko lang na-realize na naposes pala ako ng demonyo. Nag-leave na rin ako sa Facebook group na sinalihan ko kaninang umaga. At dinelete ko na rin yung picture na nakasave sa phone ko. I was so thankful kasi halos mabaliw na ako, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Pinagpatuloy ko lang yung pakikinig ng worship songs and prayers. My faith was restored, but the devil won't give up. Akala ko tapos na, pero babalikan pa pala nila ako after 5 days, at mas madami pa sila. Ito na yung second possession ko. Talagang gusto nilang sirain ang isip ko to destroy me. After kong maposes nung Friday, some weird things happened sa mga sumusunod na araw. Remember, may nagpakulam sa akin upang mabaliw ako year 2010, but it manifested on 2020 because I lost my faith. 2 beses na nangyari na may biglang sumulpot na itim na bulate sa paanan ko sa may pinto at banyo namin, which was noon lang nangyari sa akin. Another incident, nung nasa loob ako ng kwarto ko. Madaling araw yun, at eksaktong gising pa ako. Biglang may pumasok na malaking salagubang na itim na may sungay at dumapo ito sa akin. Hinuli ko ito gamit ang aking kumot while saying, "In Jesus' name." Napaka-imposible kasi na may makapasok na ganun sa bahay kasi sarado pa lahat ng bintana namin at pintuan, at wala rin naman ganung klase ng salagubang sa paligid namin. Inilagay ko ito sa isang maliit na box at ibinigay ko ito sa kapitbahay ko upang sila na ang mag-dispose doon. Kasi iba talaga yung pakiramdam ko sa insektong iyon. Nakakapangilabot. Sumapit ang Linggo. Dumalo ako sa gawain namin sa church. Pandemic noon, year 2020. Nagsisimula pa lang magluwag ang mga home quarantine noong July. Halos 7 months akong hindi nakakapagsimba. I guess the enemy used those times to fully take advantage na sirain at pahinain ang faith ng napakadaming tao. Naaalala ko pa na napakadaming tao ang na-depress at sobrang naapektuhan noon dahil sa mga nakaka-stress at mga nakakatakot na mga balita. Madaming nagkasakit, namatay, nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng trabaho, at nagutom dahil sa pandemya. It was one of the worst crises, hindi lang sa bansa natin,
kundi sa buong mundo. Back to my story. Dumalo ako sa Sunday service ng church ko, somewhere in San Pablo, Laguna. Doon ko napagdesisyonan na babalik na ako sa church ko na ito at aalis na ako sa Bible school na sinalihan ko that was meant to deceive me. I felt that it was the most right thing to do. I asked God for His forgiveness. But then again, the devil wouldn't give up easily. Akala nila, tuluyan na nila akong maililigaw at maisasara ang isipan ko. Pero ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay mas makapangyarihan. Hindi niya ako binitawan at pinabayaan sa laban na ito. Binalikan ako ng evil spirit na sumanib sa akin noon. Pero this time, mas marami na sila ngayon. July 22, Wednesday. Nangyari ang second demonic possession sa akin. As what I've said, the battle in the spiritual realm is real. Hindi ko ito nakita, pero naranasan ko ito. Totoo ang mga demonyo. They really exist to kill and destroy. That's why we should hold on to our faith and to our Savior, Jesus Christ. They fed on my fear, kaya napasok na naman nila ako. Para akong may schizophrenia, paranoid. Kung dadalhin ako sa doktor, malamang ang sasabihin sa akin ay may mental illness ako. But it was beyond that. Alam nyo, madaming cases ng mental illness that are actually demon oppression. And my heart goes for them because I know how hard their battle is. Yung mga bosses that saying negative things, provoking you to do bad things, saying that you're hopeless and worthless are demons' way to destroy you. Our mind is the devil's playground. Kaya we should field it with our weapon, that is God's word. Umaga nang mangyari ito sa bahay ng tiya ko at nasaksihan ito ng mga kapatid at pinsan ko. May part na hindi ko na maalala pa yung ibang nangyari at ginawa ko. Basta ang sinasabi nila, napakalakas ko daw. Nagawa ko daw buhati ng crib na isang kamay lang ang gamit. I was cursing and saying foul words and profanities. Lahat ng pagmura ay sinabi ko na daw. Iba-iba na rin daw ang lumalabas na boses sa akin. May maliit at may mga malalaking boses. Pero ang pinakamalala ay yung nagboses demonyo na daw ako. Habang galit na sumisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Uhaw na uhaw daw ako at nakailang hingi ako ng tubig. But I remember that part na nilagyan ako ng asin sa bibig ko. Alam nyo, galit yung nakasanib sa akin. It's true that evil spirits and entities despised salt. Lalo daw ako nagwala. Dumudura daw ako at halos tumutulo na ang laway habang dinudura yung asin. Kasi sobrang sama ng lasa nito sa mga demonyo. Nagsisimula na rin akong lumutang magmula sa sofa na kinahihigaan ko. Pero may mga taong pumipigil sa paglutang ko. Pero ang nakakapagtaka lang, kahit sobrang lakas daw ng sigaw ko, hindi man lang daw ito narinig ng mga kapitbahay namin, which was impossible. But I guess angels covered the place for that battle. I couldn't imagine na lahat ng yan ay nangyari sa akin. Pero
Grabe ang naging trauma sa mga naka-witness niyan sa akin. My relatives asked again for backup prayer sa church namin. At eksakto namang may service ng Wednesday sa amin. They casted out and rebuked the evil spirits and unti-unti na akong kumakalma. At umalis na rin yung mga nakasanib sa akin. Pero inabot kami mula umaga hanggang hapon. The demons never want to leave. But God is a great deliverer. Pinasabay ako sa prayer kung saan itinaas ang kamay ko at nagsisi ako. Hindi ko rin alam bakit ako sumabay sa prayer. And after that, tumalon ako ng 3 beses saying, Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Salamat Panginoon! Hindi mo akong pinabayaan! Maraming salamat, Lord. Patawad po. Patawad. That was the moment I was finally freed from demon possessions. Para lang hinipo ang isipan ko ng Diyos at bumalik sa katinuan. Dinala ako sa chapel ng church namin for a complete healing. Nagfasting ako at nagpuri kasama ang mga kapatid at pinsan ko sa mga sumunod na araw. I can still remember that moment when I prayed to God. Hindi ako nagalit o nagtanong bakit nangyari sa akin yun. Instead, I humbly surrendered everything to Him. Dahil hindi ko malalagpasan ang laban na yun kung hindi dahil sa Kanya. Wala akong kakayanan labanan ang mga demonyo mag-isa. But with God's help, we conquer it all. Walang ibang kayang gumamot sa akin, kahit pa ang mga pinakamagaling na doktor o albularyo man, kundi tanging Panginoon lamang. Praise God, I'm completely healed and delivered from these evil spirits. Fasting, singing praises and prayers are so powerful to combat the enemy. Always remember that battles that seem impossible to win are winnable with God. For the battle is not ours, but the Lord. At the age of 37, muli akong pinag-aral ni Lord sa college after 20 years through a scholarship. Natapos ko na ang first year and by God's grace, I'm included sa Dean's Lister. Imposible, pero ginawang posible ng Panginoon. Actually, Kuya Totoy, prelims pa lang, pero gusto ko na mag-back out agad kasi na-overwhelm ako. Siguro, dahil matagal na rin akong hindi nag-aaral. Pero I put my trust in Him na tutulungan niya ako. And true enough, He never let me down. From being a mess and hopelessness, He restored my mind and even my life. He is the God of restoration. Marami pang kwento ang buhay ko, Kuya Totoy. Pero sa totoo lang, baka pang ibang show na po iyon. I hope na by sharing my story at mapublish po sa podcast nyo, ay maging liwanag ito sa mga tao na may katulad ng pinagdaanan ko. Kahit gaano pa kahirap ang pagsubok na ating kinakaharap, huwag nating kalimutan na tumawag lang tayo sa Diyos dahil totoong hindi siya natutulog at nakikinig siya sa mga panalangin natin. Huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. God has a great plan in your life. Just put your trust in Him. For only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, and a victim into a victory. Bago matapos ang aking kwento,
iiwan ko lang sa inyo ang aking paboritong Bible verse. Psalm chapter 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song, I will praise Him. Ito po si saved, as in, saved by God's grace. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong Katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Repakol! Paalam! Mga Repakol! Nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code KUYATOTOY to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it! Klook it!